Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang weigh-in ng dalawa, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat, ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So naganap na nga po kanina ang official and final weigh-in para sa bigating undisputed title fight sa pagitan ng dalawang unified super bantamweight world champion na sila Naoya Inoue at Marlon Tapales. Pareho pong hindi nagka-problema ang dalawa sa pagkuha ng tamang timbang dahil tumimbang po si Tapales ng 121.2 pounds habang si Inoue naman ay tumimbang ng 121.6 pounds. Parehong pasok sa 122-pound limit ng super bantamweight division. Kaya naman dahil dyan ay tuloy na talaga ang kanilang historic fight bukas. Katulad kahapon ay naging marespeto po ulit si Inoue sa ating pambato. At syempre ganun din po si Tapales. Walang angasan na nangyari sa face-off. Pero kapansin-pansin na madalas makita sa kamera na nakatutok talaga ang mga mata ni Inoue sa dalawang titulong pinangahawakan ng ating kababayan. Isang senyales na gutom din talaga itong kunin ang mga titulo ni Tapales. Samantala, sinabi naman nga po ni Tapales na gagawin niya daw talaga ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang panalo bukas at maipatikim ang kauna-unahang talo ng binansagang halimaw ng Japan. Ibig sabihin po nito ay hindi talaga dumayo ng Japan ang ating pambato ng para lamang sa limpak-limpak na milyones na kikitain niya sa laban. At bagkus gusto niya talagang iuwi sa ating bansa ang apat na titulo ng 122-pound super bantamweight division. Sinabi din ng kampo ni Tapales na nang manood sila ng live sa naging bakbakan ni Inoue at Stephen Fulton, ay may mga nasilip na silang butas sa mga galawan ni Inoue na pwede nilang samantalahin sa gabi ng bakbakan bukas. Pero syempre hindi po nila sinabi kung ano ang mga nasilip nilang kahinaan ni Inoue. Habang ang MP Promotions President Sean Gibbons naman ay sinabing wala daw rematch clause ang kontrata sa pagitan ng dalawa. Subalit handa daw silang bumalik ulit sa Japan at pagbigyan ng rematch si Inoue kapag naging matagumpay sila sa laban. Ang hindi po paglagay ng rematch clause sa kontrata ay isang patunay lamang na kumpiyansang-kumpiyansa talaga ang kampo ni Inoue na mananalo sila. Kadalasan po kasi sa mga ganito kalalaking laban ay hindi susugal ang mga yamadong fighters nang walang rematch clause sa kontrata. Nang sa ganon ay kapag nasilat sila ay may pagkakataon pa silang makabawi. Ayon naman mismo kay Inoue ay hindi naman daw siya nasisinda kahit isang southpaw fighter si Tapales. Alam niya daw na isang southpaw si Tapales kaya nag-focus na daw siya sa training patungkol dito. Lahat din umano ng kinuha niyang sparring partners ay mga southpaw din. Kaya naman dahil dyan ay hindi niya naman daw nakikitang disadvantage para sa kanya ang pagiging southpaw ng ating pambato. Wala umanong special dito. Habang ang batikang top rank promoter Bob Arum naman ay ginarantiya sa lahat ng fans na isang napakagandang bakbakan umano ang makikita natin bukas sa pagitan ni Inoue at Tapales. Muli ding inahalin tulad ni Arum si Inoue sa mga legendary fighters na hinawakan niya sa nakaraan na sila Muhammad Ali at Manny Pacquiao. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy, lakas at dedikasyon ng armas na tinuon, kamaong nagbabaga ang sayo.